Lihim na mayaman. Kabanata 567. Kasabay ng mensaheng ito mula kay Park Janie. Ang mga tao sa venue ay lahat ay nagulat sa kanilang mga mukha. Ang Seven Stars Group ay kumuha ng 1 bilyong yuan para sa pampublikong benepisyo ng walang bayad. Para sa kanila, natural na isang magandang bagay para sa kanila na ihatid ito sa kanilang pintuan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pampublikong pondo ng benepisyo na espesyal na itinakda sa Sky Dragon City. Ang mga taong naruroon ay alinman sa mga kinatawan ng mga orihinal na residente ng Sky Dragon City, mga negosyante, at mga namumuhunan mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Ang pera na ito ay ginamit upang mamuhunan sa domain ng Sky Dragon City at magtayo ng mga pampublikong welfare building. Karapat-dapat na maging 7-star conglomerate. Nagpalakpakan ang lahat. Pambihira talaga si Mr. Pu na kumakatawan sa 7 Stars Group. Iba pa rin ang mga world magnate. Matapang sila. Nagpalakpakan at nagpuri ang mga tao sa venue. Plano ng ating 7 Stars Group na lumipat sa Sky Dragon City. Bilang isang dayuhang kumpanya, dapat tayong gumawa ng maayos sa mga lokal na proyekto ng pampublikong kapakanan. Iyon ang dapat nating gawin. Magalang na sabi ni Po Jangli na may ngiti sa kanyang mukha. May iba pa akong gustong sabihin. Oo, side effect lang ang public welfare fund na ito. Sana ay mapili ng lahat ng kinatawan ng mga orihinal na residente at negosyante na makipagtulungan sa 7 Stars Group. Ang aming plano sa pagpapaunlad ay naayos na. Inaanyayahan namin ang lahat na maunawaan, dagdag ni Piao Jangli. Habang nagsasalita siya, ang mga kinatawan ng negosyo sa ibaba ng venue ay nagsimula ng mag-abot ng mga dokumento at dokumento sa mga pinuno para maingat nilang suriin. Pagkatapos ng lahat, walang mga negosyante sa mundo na gumagawa ng kabutihan sa publiko para sa wala. Para sa isang mayamang pamilya tulad ng 7 Stars Group, ang bawat benepisyo ay kalkulado hanggang sa buto. Ang tinatawag na Public Welfare Fund ay walang iba kundi ang paghagis ng mga brick at jade. Ang 7 Stars Group ay nakatutok sa mga mapagkukunan ng Sky Dragon City sa mga kamay ng mga taong ito sa piging, at ang mga karapatan sa pagpapaunlad ng komersyal na kalyeng ito. Hey! Umupo si Alexander Yang sa kanyang upuan at tiningnan ang performance ni Park Jangli. Umiti siya ng malamig. Talagang matalas ang kilos ng 7 Stars Group. Kara rating lang niya sa Sky Dragon City ngayon at nagtalaga kay Ning Kay ng isang misyon. Para naman sa 7 Stars Group, inayos na nila ang lahat. Inayos nila ang gayong piging para sa mga sikat na tao at nagsimulang pagsamahin ang mga mapagkukunan ng Sky Dragon City na nasa kamay ng mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Kung tama ang pagkakaalala niya, sinasabi ni Gong Sun Kyuyo na ito ay isang piging na inorganisa ng mga kilalang tao na pinamumunuan ng Zhao family. Hindi kaya magkamag-anak ang 7 Stars Group at ang Zhao family? Director Piao, I don't think there's something wrong with your plan. I've already seen it before. I will personally negotiate with your company regarding the details of this business. Sumang-ayon ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kakaibang tindig. Natawa si Piao Jangli at sinabing, lahat, ang lakas ng ating 7 Stars Group ay mapagkakatiwalaan. Kung pipiliin mong makipagtulungan sa amin, hindi ka magderanas ng anumang pagkalugi. Mabuti, Koreano. Gusto mong kainin ang negosyo ng ilang komersyal na kalye sa pamamagitan lamang ng pagtatapo ng 2 bilyong yuan para sa kapakanan ng publiko. Malaki ang gana mo, Mr. Piao. Sa pagkakataong ito, mula sa kinauupuan ang malamig na boses ng isang binata. Anong ibig mong sabihin? Biglang sumimangot si Piao Jangli at tumingin sa direksyon ni Alexander Yang. Saglit, lahat ng tao sa bulwagan ay tumingin kay Alexander Yang na may pagtataka at pagkalito sa kanilang mga mukha. Lahat, magtatayo ako ng public welfare project at mamumuhunan ako ng 5 bilyong yuan para itayo ito.
Kung interesado ka, halika at kausapin mo ako tungkol sa negosyo ng Sky Dragon City. Ang matitiyak ko ay mas mataas ang presyo kaysa ng Seven Stars Group, mahinahong sabi ni Alexander Yang. Ang kanyang mga salita ay simple, simple, at brutal. Namuhunan siya ng 5 bilyong yuan sa mga pantulong na pasilidad. Mas mataas ang presyo kaysa sa Seven Stars Group. Anong yabang? Umisi si Piao Jiangli at malamig na tumingin kay Alexander Yang. Sino ka? Bakit ka sumisigaw dito? May alam ka bang rules? 5 bilyon. At mas mataas pa ito sa presyong inaalok ng Seven Stars Group. Nandito ka ba para pagtawanan ang lahat dito? O nandito ka ba para manggulo ng kusa? Malamig na tanong ni Po Jiangli. Sinong nagdala sa'yo dito? Umiiyak dito. Sinusubukan mo bang guluhin ang utos? 5 bilyon. Sa palagay ko, mukha kang magandang lalaki na sumusunod sa ilang magagandang babae. Nakikita ko na hindi mo kayang kumuha ng 5 milyon sa iyong sarili. Ito ay masyadong nakakatawa. Isang batang gigolo na ang alam lang kumain ng malambot na pagkain, ano ang sabi niya na mas mataas pa ang presyong inaalok niya kaysa sa Seven Stars Group? Sinusubukang pasayahin ang publiko. Sa sandaling ito, pagkatapos marinig ang mga salita ni Alexander Yang, lahat ng mga taong naroroon ay nagsimulang kutsain siya. Wala silang pakialam sa mga ganoong salita. Akala lang nila nagyayabang lang siya. International joke ba talaga ito? Isang random na bata na lumabas para magsalita ng walang kaparirakan, at lumaban pa kay Mr. Pu ng Seven Stars Group. Ni hindi niya tinignan ang sarili niya, at hindi niya tinignan kung anong klaseng okasyon ito. Ito, Yang. Mr. Yang, sino ba nagsabi sa iyong mag-usap kayo ng kalokohan dito? Sinusubukan mo bang ipahiya si Kiyuyo ng kusa? Puno ng kawalang kasiyahan ang mukha ni Zhao Lanier habang galit na nakatingin kay Alexander Yang. Hindi ba charity banquet ito? Bakit? Hindi ako makapaglabas ng pera para mag-charity. Tumingin si Alexander Yang kay Zhao Lanier nang may interes at nagtanong. Pwede bang ilabas mo? Hindi mo pa rin ba sinusundan si Kiyuyu? Sinabi ni Zhao Lanier na may disdain sa kanyang mga mata. Nahihiya ako kapag nakaupo ka sa tabi mo. Alam mo ba kung sino ang hinahamon mo? Alam mo ba kung sinong tycoon ang kinakatawan niya? Mahina hong sinabi ni Alexander Yang, hindi ba ang Seven Stars Group? Hindi mo ba sila haminin? Ang Seven Stars Group, di ba? Napakayabang mo. Hindi ko talaga alam kung mapapahiya ka kapag nagsasalita ka. Sinabi ni Zhao Lanier na may mukha na puno ng paghamak, hindi ko talaga alam. Halatang wala kang lakas, bakit ka pa nagpapanggap na napakalaki? Habang nagsasalita siya, tumingin si Zhao Lanier kay Gong Sun Kiyuyo, Kiyuyo, kailangan mong disiplinahin ng maayos ang munting attendant na ito. Ito ay lubos na nakakahiya para sa iyo. Paano mo siya hahayaan na magdesisyon ng ganoong malaking bagay? Iyon ay ang Seven Stars Group. Ang pakikipaglaban sa Seven Stars Group ay magkakaroon ng malaking epekto. Kiyuyo, kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Noong una, gusto kong gumawa ka ng maliit na serbisyo publiko at magtulungan upang makakuha ng ilang reputasyon. Sabi ni Zhao Lanier na may seryosong ekspresyon. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Ang piging na ito ay inorganisa ni Zhao Lanier at isang elder ng Zhao family. Tinutulungan nila ang Seven Stars Group na maghanda ng daan at makipagpalitan ng ilang benepisyo. Ngunit hindi niya inaasahan na ang munting tagasunod na dinala ni Gong Sun Kiyuyo ay talagang maglalakas loob na lumabas at manggugulo. Hindi kaya sinusubukan niyang gawing mahirap ang iba. Ito, Lan Lan, natural na sinabi ni Mr. Yang dahil may sarili siyang plano. Huwag mo nang pakialaman. Saglit na nag-alinlangan si Gong Sun Kiyuyo at seryosong sinabi. Ah, Kiyuyo, sanay ka na ba sa ganitong gigolo? Humanga talaga ako sa'yo. Naiinip na sinabi ni Zhao Lanier, sisirain niya ang mga malalaking plano ko. Ang kinatawa ng Seven Stars Group ay inimbitahan ng mga elder ng Zhao family.
Paano ako aalis sa entablado ngayong naging ganito ang mga bagay? Kiyo, tutulungan mo ba talaga ang magandang batang ito na lumantad? Lumalaban sa Seven Stars Group? Tanong ni Zhao Lanier. Paano ito posible? Hindi ko tutulungan si Mr. Yang na lumaban sa entablado. Seryosong sabi ni Gongsun Kiyo. Anong klaseng biro ito? Wala siyang karapatang makialam sa usapin ng kanyang pinsan. Mabuti, mabuti iyon. Tumango si Zhao Lanier at tumingin kay Alexander Yang na may marangal na ekspresyon. Galit niyang saway, "Lin, pumunta ka kaagad at humingi ng tawad kay Mr. Pu ng Seven Stars Group. Narinig mo ba iyon?" Abangan ang susunod na kabanata.